guys bow your heads and ask. Heavenly Father, we thank you, God, for your word today, Father, again. And we thank you, God, for your spirit moving our midst today, again. I pray, Father, God, na buksan po ninyo po ang bawat puso sa oras na ito, Father, again. Salamat po, Lord, again, na bigyan nyo kami na pangunawa sa inyo pong mga salita sa oras na ito, Father, again. Salamat po sa unity po, Father, again. Salamat po sa bawat puso na willing tanggapin po ang inyo pong mga salita sa umaga ito, Father, again. Lord, we are standing before you right now, seeking for truth, po kayo right now, hunger for your word, po kayo right now. Salamat po kayo right now. Today, Lord God, we'll be fulfilled, po kayo right now. We feel their heart, po kayo right now. We'll be aware, po kayo right now. And then yung pumilingkod, maraming salamat, Lord God. So joy, so confidence, at boldness, na hiyagin niyo pong salita sa mga langit ko na higit. Samahan mo ako, Manang Espiritu, ihiyag po natin ang katotohanan lamang po. Salamat, salamat po na higit. So pray, Father God, in the name of Jesus. Amen. 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 Message today po is the gift of helping other. The gift of helping other. Bawat isa sa inyo, I do believe po, especially this church. I'm so proud of this church na hindi tayo kuripot. Hindi tayo stingy. Ano? Hindi tayo ganun. So pag mayroon pong alam natin na kailangan ng tulong, lagi tayong pumupukas. And I'm so proud about this sa inyo. Amen. Mayroon kayong puso na handang tumulong. Amen. Ang isang regalo nito ay galing po sa Diyos. Okay? Helping others, help. Ay regalo po ng Diyos. Kung meron kang ganitong regalo mo na sa Diyos, ikaw ay isa kang thoughtful person. Okay? Ang laging laman ng isip mo ay, how can I help others? Yan ang laging laman ng puso po ninyo. Laging yaman lang po ang isip po ninyo. Paano ako makakatulong po sa iba? Ayan. Sino po dito yung may regalo pong gift of help? Amen. Lahat tayo. Ayan. Lahat tayo. I want to read po sa 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. Okay. So binasa yan ng kapatid po natin kanina. Okay. Dahil sa kabalitan ko kay Myra, may one verse lang yung binigay ko sa akin para hindi siya masyadong mabigat sa kanya yung gagawin niya sa loob. Okay. She made it. Okay. Sabi mo sa verse 10, ano? God has given each one of you a gift from His great variety of spiritual gift. Ibig sabihin po, isa sa inyo, nabigyan po ng gift. Use them well to serve one another. Verse 11. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Anong sinabi po ng ating exhorter kanina? Saan ang gagaling po yung lakas po natin daily? Hey Lord. Saan ang gagaling yung lakas na yan? Lakas magtrabaho sa Diyos. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Do you have the gift of helping others? If yes,
Makitaas nga para ma-sure ako. Sino may mga regalong help? Okay. If yes, okay. If yes, you are not a greedy person. Yes. You are not selfish. Hindi ka makasarili. You are not a self-centered person. Okay. Hindi ka greedy, hindi ka selfish, at hindi ka self-centered na tao. If no, all of the above, ikaw yan. Okay? Greedy tayo, makasarili tayo, at sarili lang po ang iniisip. What is the good characteristic of one person who are gifted of helping others? Ano po yung mga katangian po ng isang tao na mayroon pong regalo okay, sa pagtulong? Okay, who are you deep inside? Okay. Number one, benevolent person. Gracious, kind, mabait. Ayan na lahat. Okay. Number two, always fair. Number three, merciful. Maawain ka. Number four, compassionate ka. Mahabangin kang tao. And number five, generous ka. Magbabasa po tayo sa Luke chapter 10 verses 30 to 37. Do you know this story? The parable of the Good Samaritan. Okay. This five, ay mababasa po natin, makikita po natin sa parable of the Good Samaritan. So Jesus replied with a story. Before these verses, church, inagtanong po ang mga disciples or ang ating Panginoon pre-preach po niya yung two golden rules, yung golden rules na yan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. At yung second is love your neighbor as yourself. Yung tanong po nila, who is our neighbors? So ito yung sagot po ng ating Panginoong Jesus sa tanong po nila. Jesus replied with his story. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho. Okay? Mas mataas po ang Jerusalem kaysa sa Jericho. Okay? Nag-search po ako kanina kung gaano kalayo po ang Jerusalem to Jericho. Ako rin po sa nakita ko, I hope tama, it's 18 miles siya kalayo. Okay? During those times, wala pa pong taxi. Okay? Wala pong mga sasakyan. Okay? So si Jewish man, naglakad lang po siya from Jerusalem to Jericho. Mas bababa ang level po ng altitude po ng Jericho kaysa Jerusalem. So pababa siya. Okay. And he was attacked by bandits. Okay. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. Verse 31. By a chance, a Jewish priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side. Side did not stop. Hindi siya huminto. Pero ang ginawa po niya, he crossed to the other side of the road. Pakitagalog. He was
Iniwiwas po siya at pumunta po sa tumawid sa kabila. Okay? At and nilampasan po niya. Verse 32. So yung unang isa po siyang Jewish priest. Pangalawa, isa lang Jewish Levites or a temple assistant, walkover. Okay? And look at him lying there, but he also passed by on the other side. Okay? Verse 33. Okay? Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Number one, yung good Samaritan na yan, he is a compassionate person. A compassionate person understands the situation because he, she have been there at that same situations. Kung matuluin kang tao, nakita mo yung isang tao na nangailangan tulong, tutulungan mo dahil napagdaanan mo yung situation na yan. Amen? Nakita mo walang makain yung kapatid mo. Oh, hindi pre. Hindi yung pagkain. Dahil ikaw ay siyang, dahil ikaw ay compassionate na tao. Okay. Nilapitan mo. Pinag-pray. Pinag-pray mo. Nilapitan mo. Okay. Binigay mo ng tubig, itulog mo na lang. Diba? Ang isang compassionate person. Dahil naiintindihan po niya yung situation na yun. Gagawin, gagawa ko siya pa. Amen. Tutulong at tutulong niya sa makakaya po niya. Amen? Okay. Going over to him. Okay? Ang Jewish at ang mga Samaritans, hindi po sila pwedeng magmingle or magsama. Okay, there is a gap between them during those times. Okay, ayaw po nila makipaghalubilo sa mga Samaritans. Because Samaritan is half Jewish, half, I don't know, di ko alam, half Gentiles. Hindi po nila, ayaw po nila makipaghalubilo sa mga Samaritano, ang mga Jewish. Always fair person. Pag ikaw ay may regalo ang tumulong, okay? Always fair person is a mark by impartiality and honesty, free from self-interest, prejudice, or favoritism. Verse 34, going over to him. So the question here, sino yung tao na to? Who is this person na nilapitan po niya? Okay? Okay, itong good Samaritan ito, he went to this person. Okay? And who is this person? Okay? Okay. Sino siya? Mm-hmm. Sino po siya? Okay? So yung, ulitin ko, yung good Samaritan, yung Samaritano, he went to him. Okay, lumapit po siya doon sa tao na yan. Okay? Doon sa ninakawan. Okay? Binugbo. Okay? At sino siya? Who is this person? Jewish. He is a Jewish. Okay? Pero si good Samaritan, he is always fair. Wala siyang favoritism. Okay. Amen? Yes. Hindi po siya naglagay ng boundary kung sino yung tutulungan niya o hindi. Hindi siya naglagay ng listahan
kung sino yung tutulungan po niya. Sana ganun din po tayo. Okay. Siya lang yung tutulungan ko dahil siya yung... Close up. Siya yung kapwa ko Ilocano, kapwa ko Ilocano. Dahil siya lang tutulungan ko dahil siya kayo yung kapwa ko Bisaya. Or Tagalog. No. Dapat hindi tayo gano'n. Okay, huwag po tayo pong maglagay ng kategory. Okay. Kung sino yung tutulungan mo. Si going over to him, verse 34, the Samaritan suited or poured his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Kaya anong ginawa niya? Binuhusan po niya, ibinuhus po niya. Mahal po ito. Mahal po ang mga yan. Amen? Mahal po ang mga yan, yung mga ginamit po niya. Dahil isa po siyang benevolent person, gracious, mabait, matulungin. Hindi niya iniisip kung gaano kamahal ang mga yan. Ginamit po niya para matulungan po niya yung Jewish na yan na bugbog, ninakawan, at half dead. And he is a merciful person. Maawain po siya. Pwede niyang iwan doon eh. Diba? Natulungan na niya. Nagamot na. Yung mga sugat, okay na. Pwede niyang iwan doon eh. Sa daan. Okay? Pero nakita niya na kailangan pa rin niya ng tulong. Then he put the man on his own donkey. Yung Good Samaritan na yan, siya yung nakasakay that time. Anong ginawa niya? Binuhat po niya. Inalagay po sa kanya pong sariling donkey. And took him to an inn. Okay. And he is a selfless person or self-sacrificing. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Si Good Samaritan, marami po siyang mga priority that time. Okay, mayroon siyang mga schedules, mayroon siyang mga pupuntahan, mayroon siyang gagawin, mga personal life niya. Pero dinala po niya sa isang inn at doon po niya inalagaan. Isa siyang selfless person. Next. Verse 35. He is a very generous person. The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If his bills runs higher than this, I'll pay you the next time I am here. Kailangan ng bago ate. Nagbigay na nga siya po ng 2 silver coins. At sasagutin pa niya kung mayroon pa pong extra bills. Amen? He's a generous person. Okay? Verse 36. Saglit. Okay? Kasi yung verse 35, sabi po dito, the next day. Ibig sabihin, si Good Samaritan, iningatan po niya, inalagaan po niya yung tao for one day.
So verse 35, itong sinabi, the next day, he handed the innkeeper 2 silver coins. Ganun siya ka-generous. Kung ano pa yung mas, kung mayroon pang extra bills, pabayaran po niya. Amen. Verse 36. Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? And Jesus asked. Verse 37, the man replied, the one who showed mercy. And then Jesus said, yes. Now go and do the same. And this is my challenge po sa bawat isa sa atin. Sabihin ko po yung sinabi po ng Panginoong Jesus sa inyo, including myself. Go and do the same. Amen? Alright? Okay? John 15:12-13. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Help others freely. Okay? Pag tumutulong po tayo, do not expect in return. Okay? Ang nag-i-expect lang po ay yung mga politicians. Okay. Pag malapit na po ang butuhan, naalala tayo. Ibigyan. Okay. Okay. Pero ni-expect po nila na ibubutos po natin sila. Okay? So help others freely. Okay? Do not expect and return. Okay? Huwag mo nang huwag ka nang mag-isip na mayroon siyang ibabalik sa iyo. Huwag mo na yung isipin. Ang isipin mo na lang may naghihintay ni reward sa iyo, sa langit. Amen. Yun na lang ang expect mo. Okay? Kahit wala pa nang dito sa lupa, mayroon pong napakalaking pong reward na naghihintay po sa inyo sa langit. Amen? Help others freely. Matthew 10:8. Heal the sick. Bring the dead back to life. Heal the people who have leprosy. And force demons out of people. I view these powers freely. So help others freely. Okay? Pag dumating man yung panahon, huwag niyo pong isusumbat. Okay? Huwag niyo pong gagamitin ang mga yan. Okay? Huwag niyo pong isumbat. Okay? Pag nakatulong ka. Do it freely. Amen? Next, we are family of believers. Tayo nga ba? Family of believers tayo? Amen? Help, or the gift of help should manifest sa ating pong kalagitnaan. Sa atin pong. Amen? Sa tayo pong magpapamilya. Amen? Ecclesiastes 4:9-10. 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. Amen? Kailangan po natin ng isa't isa. Amen? Para mag-succeed po ang isa't isa. Amen? If one person falls, the other can reach out and help, but someone who falls alone is in real troubles. Okay? We are family. Okay? Huwag mong suluhin. Pamilya po tayo. Alright? Do not isolate yourself. Okay? Pamilya tayo. Okay? Helping others is helping our Lord Jesus Christ. Okay? Matthew 25:44-45. Then they will reply, Lord, when did we ever see you hungry? Kailan ka na ba namin nakitang nagutom? Or nauhaw? Or a stranger? Or naked? Or sick? Or in prison? And not help you? Sumagot po ang Panginoong Jesus, I tell you the truth. When you refuse to help the least of these men, my brothers and sisters, you were refusing to help me. Amen?
pag nineglect natin yung pagtulong, we are neglecting God. Amen. Pag tumutulong po tayo sa ibang tao, amen, matutulungan po natin si God. Amen? Amen. Amen. First Peter 4:11b, okay? Do you have the gift of helping others? Amen. Amen. Si Kati lang yata sumagot. Amen. Amen. Do you have the gift of helping others? Amen. Amen. Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever and ever. Siya lang, sa Kanya lang po yung glory magpakailanman. Amen? Amen? Tayo po tumayong lahat. Bow your heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, for each one of us, Panginoon. Ay binigyan niyo po ng talento, regalo, Panginoon, or spiritual gift, Lord, yeah. One of them is encourager, one of them is teacher, one of them is helping other, Panginoon. Lord, I thank you, God, na itong mga regalong na ito na ibinigay po ninyo, binuhos po ninyo, binigay po ninyo sa bawat sa amin po kay Lord God, ay mas lalo pong ma-develop po, tumibay po ang iglesia po kay Lord God. Maraming salamat po sa lakas na binigay po ninyo sa bawat sa amin araw-araw so that we can use it, Lord God, for your kingdom, po Lord God. Lord, give us always this courage, Panginoon, this boldness, po Panginoon, na magawa po namin, magamit po namin yung lakas na yan, yung talento na yan, sa manangailangan po, Lord God. Especially sa loob po ng iglesia, po Lord God. Sa mga kapatid po namin, Lord God, na nangailangan ng tulong, po Lord God. Lord, continue to open our hearts, Lord God. Our eyes that we may discern yung mga kapatid po namin na kailangan ng tulong po kayo ng useless church, O God. Gamitin niyo po yung mga kapatid po namin na kailangan ng tulong po kayo, O God. Utos niyo ito, Panginoon, sa bawat sa amin. It is your command, O God, to help one another po, Panginoon. And by doing this, Panginoon, we are pleasing you, Panginoon, God. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa message po ninyo today, Panginoon, God, for you have reminded us once again, Lord God, that we should use our gift, Panginoon. That we should give it, use it, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, whatever we receive today, O Panginoon, I pray that the Holy Spirit will seal it, Lord God. Thank you, Father. Thank you so much, Lord. Thank you, Father God. Once again, you deserve all the glory and honor and thanksgiving, Lord God. Bawat nagawa po namin, Lord God, mabuti sa kapwa po namin, ibinabalik po namin sa inyo yung glory, O Panginoon. Hindi po namin po tinatago sa mga puso po namin, Lord God, kundi binibigay po namin, ibinabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang glory, ang pasasalamat at kalamatiyan, Panginoon, Lord God. Dahil ikaw lang po, Diyos, ang worthy, Panginoon, Lord God, na tumanggap po nito, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God. You deserve all the glory, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.